Kenya, ng House of Representatives, maging ng National Telecommunications Commission na ipasara ang ABS-CBN ngayong gabi. Hindi na nga umabot sa 11:59 ng gabi ang huling curfew ng ABS-CBN para sa kanilang pagkoklose o total shutdown ng kanilang TV station. Agad niyang pinutol ang TV Patrol at talaga namang nagkaroon ng pagluha ang ilan sa mga kapamilya supporters, lalo na ang TV actress na si Angel Oxine. Matapos niyang lumipat ni Angel Oxine way back years ago mula sa GMA 7, ay nanatili na ito bilang kapamilya. Nakasama si Angel Oxine sa ilang top rating TV programs tulad ng Lobo kung saan ay sinamahan siya at kapamilya si John Roy Cruz. Ngayon din ang Lulu ng Sangre kung saan nag-reunite sila ng Kapuso Living Man at ngayon kapamilya na rin na si Richard Gutierrez. Gayon din ang huli-huling TV program na pinagsikat ni Angel Oxine na The Legal Wife. Anito ang nakapagtala ng isa sa pinakamataas na rating ng primetime bida sa ABS-CBN. Ito rin ang isa sa mga dialogue sa sumikat kung saan magawa ng asawa ang mga tema ng nasabing TV program na isama ni Mama Sabalos at Jennifer Gonzalez. Yan, isa na damang sumikapin sa pinakasolid na pamilya na may tutuloy at aliyah ilalaban nila hanggang kamatayan ang nasabing franchise renewal ng ABS-CBN na ipinagkait ni Pangulong Duterte. Isang netizens naman ang nag-comment sa naging Instagram post ito ni Angel na tila kini personal daw ni Pangulong Duterte ang pagsashutdown ng ABS-CBN dahil sa di umanay kinangkong ng ABS-CBN ang kanyang binayad ng political ads taong 2016 nung umabot siya ng presidential election. Sa naging balita na ito, nag-total shutdown ng ABS-CBN at talaga namang kinumpirma ito ni Pangulong Duterte. Simula ngayong araw, May 4, 2020, ay expired na nga ang prangkisa ng ABS-CBN o Kapamilya Network. Ito ayon mismo sa nakatapos lamang na talumpati ni Pangulong Duterte na talaga namang pinalaan ang Kapamilya Network. Base kasi sa mga media experts, nag-expired na nga ang franchise ng Kapamilya Network at naabutan ng lockdown kaya hindi na ito narinig pa sa Senado. Hindi naman daw kagustuhan ng mga karamihan sa mga senador na ma-expired ang prangkisa ng nasabing network, ngunit wala na nga itong nagawa dahil pa sa pandemic na COVID-19 na kinakaharap ng ating bansa. Simula nga bukas, May 5, 2020, anumang TV program ng EBS.